Maring itinanggi ng Philippine Coast Guard ang alegasyong tumanggap daw ang kanilang tauhan ng saging at 50 pesos mula sa kapitan ng tumaob na bangka sa binangonan Rizal. Sabi ng kapitan ng bangka, pampangiti daw yon para hindi raw sila sitahin na lampas na sa kapasidad ang naturang bangka. May unang balita si Ian Cruz. Nang tumawag ang MBI Express sa Laguna, Dibay na sakop ng binangonan Rizal nitong July 27. Kabilang sa napuna ang 70 nitong sakay, lagpas sa kapasidad na 38 sakay. Lumabas sa pagdinig ng Senado na tinanggap ng tauhan ng Coast Guard ang inabot na pampangiti raw ng kapitan ng bangka nang ipasa nito ang manifesto o listahan ng mga pasahero. Sir, bumili lang po ako ng 100 pesos na saging. 100 pesos saging, ano pa yung pampangiti kasama? Ala, siyempre meron. Tsaka isang may involved yung pumani, sir. Ano po? 50 pesos, sir. Ganun lang ba ang presyo ng buhay? Di ba parang, para ipikit mo yung mata mo? Di ba ang sakit naman nun kung ikaw yung may mahal sa buhay na nawala doon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Coast Guard spokesperson na kalokohan ang mga alegasyon. Itinanggi rin daw ng kapitan na nagbigay ito ng alak. Wala rin dinimand na mga ganito ang mga tauhan. Sinita rin ang naka-duting Coast Guard personnel noon na pinasahan ang manifesto kung saan 22 lang ang nakalista. Hindi ka pumunta doon physically para to inspect. You did not do that. Yan nga sir, you're under oath. Actually sir, hindi ko po na you're nagawa under oath, sir. Ang kapitan ng barko naman, lumabas na walang lisensya mula sa marina. Inusisa rin kung bakit di naka-life vest ang mga pasahero, 55 ito na sobra rin sa kapasidad ng bangka. Naglalagay kayo ng more than that, 50 something, 30, so 20 more na life vest. So ibig sabihin kung ganun, talagang ang intention nyo pala ay mag-overloading each time. Ibinulgar naman ang isang survivor na nakaalis na sila pero may binalikan pang 8 pasahero. Hindi rin daw nagpanik nang lumakas ang hangin at ulan. Nagkagulo lang nang mabali na ang katig ng bangka. Pinaputol po yung katig, kumaliwa po yung bangka. And that moment, kanya-kanya na po. Wala po nag-command sa amin na pumunta kayo ng kanan para po mabawi po o mabalance po yung nawala. Sabi ng mga senador, dapat na-inspeksyon ng marina mula disenyo hanggang kaligtasan ng mga sakyang pandagat. Nang dahil umano sa overloading at iba pang mga paglabag ng bangka, hindi makukuha ng mga biktima ang full insurance na 200,000 pesos pero magbibigay pa rin daw ng tulong ang insurance firm na 10,000 pesos para sa mga namatayan at 5,000 pesos para sa mga survivor. Kabilang sa kakasuhan ng kapitan ng bangka, may-ari nito at ilang tauhan ng Coast Guard. Yes, our personnel only committed negligence on this. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.